Magandang araw ulit o tanghali o gabi sa inyo mga utol, depende kung anong oras nyo pinapanood to. So ngayon sa episode natin, gusto ko lang sanang i-share kung paano ako gumagawa ng skin tone gamit yung tatlong primary colors natin. So ito gagamitin natin, blue, yellow at saka red. Tsaka syempre hindi mawawala yung white natin. Importante white dito kasi ito yung pagamitin natin pang balance sa kulay. So umpisa na natin, bali gamitin natin is isang large cup tsaka tatlong medium cup para dito sa ano na to, para sa dito sa pumimix na to. Dahil muna natin yung ano, yung blue. So luluin na natin mabuti yung blue. So may sila itong medium na to, kumbaga gusto ko lang sana siya kasi kaysa bili kayo ng bili ng skin tone o mamaya, baka mamaya may session kayo na bigla tapos wala pala talaga yung skin tone, magagamit nyo to nung tuturo sana. So one drop lang muna, one drop lang ng blue, ano, dalawa, okay lang yun. So one drop na dapat, pero na dalawa. So red, tatlo lang drop muna ng red. Tatlong drop lang muna ng red. Tapos yellow, tatlong drop din. Tapos white. Tapos natin ang pagkakita. So mga 15 drops lang nito. 15 drops lang muna. Wala ko 15 yan, parang sumobra yata ako. Pero 15 drops dapat. So huluin natin. Hindi man natin yan gamitin sa tao itong tinimpla natin dito. Kumbaga, gusto ko lang talaga i-share sa inyo. Hindi natin siya gagamitin sa tao. So, ito lang na pumimix natin yung use na karayan. So, yung output niyan is ganito, para siyang may pagka-clay na kulay. Pinahalo siya ng mabuti. So ito yung unang magiging output niya. Ayan, haloy lang natin mabuti. Ganyan ang magiging output niya kapag kaka sa una. So okay lang yan kasi nakahaluan pa natin ulit yan. Kaya muna natin siya hindi ginawa agad na skin tone o hindi muna natin sinakto yung tibla. Gusto lang natin palabasin yung chemical reaction niya. O kumbaga, tawag dito. Kasi mapapansin nyo parang ma-blue yung ilalim niya, sa ibabaw hindi pa. So bawasan lang muna natin ng konti yan. Tanggalin lang muna natin solution na umaangat. Kasi may aangat na solution dyan, tanggalin lang natin ng tissue. Kasi ibabaw siya eh. Humihiwala yung solution. Tsaka natin sila ligyan ulit ng additional na yellow at saka red. So 4 drops ng red. Ayan, 4 drops ng red. O so, 3 drop lang ng yellow. Tsaka white. Kumain na natin. Salo lang ulit. Kung may mixer kayo, mas maganda. Eh ako kasi wala akong mixer eh. Hindi lang natin mabuti.
dapat na maging output nito is dark brown. So medyo matapang na ilagay natin na blue. Gawin natin, dagdagan lang natin ng konting red pa, saka konting yellow. So kahit dalawang drop pa ng red. Sumabra. Yellow ulit. Dalawang drop. So dapat kanina nakuha na natin tibla nun kasi kaso ang nangyari sobrang drop yung ano natin yung blue kanina. Yan. So dapat ganyan yung magiging output niya. Makikita niyo dito. Para siyang may pagka-violet na brown. Dapat ganyan siya. Yan dapat ang mixture niya. So para siyang may pagka-chocolate na pagka-violet ng konti. Ang sakto na yan pag ganyan. Masintay lang natin umangat ng konti yung solution tsaka natin tanggalin. Huwag tayong malinis na tissue. Angat kasi yung solution yan sa ibabaw. Gisin lang natin. Okay. So kaya tayo meron dito ng tatlo pa na maliit kasi i-divide natin to para makagawa tayo ng ibang kulay pa ng flesh tone o skin tone. Basahin lang natin dito. Mga 1/4. 1/4 ng medium. Kung meron akong mga dropper o pang salin, mas maganda, mas better para ano, para hindi siya makalat. O yan, lagyan lang natin ng white ulit. Tingnan natin. Huwag masyado kasi magtatugtog pa tayo ng red tsaka ng yellow. So haluin lang natin mabuti muna. Hindi tayo ng red dyan. So, pwedeng tatlo, pwedeng dalawa, depende sa gusto nyo. So, gawin natin dalawa na siguro dito. O, sige, tatlo na. Tatlo na siguro. Tsaka sige, tsaka yellow. Dalawa lang. Suruin na ulit natin. Hindi lang natin mabuti kasi para makuha pati nga sa ilalim. So yan, tuloy-tuloy lang yung halo. Tuloy-tuloy lang natin yung halo. So ito yung makukuha natin na kulay. So medium tone na medyo may pagka-red ng konti. Kasi medyo ito yung timpla para sa mga reddish na ano, reddish na skin tone. Pero kung gusto mo maging ano, maging yellowish pa sa konti, pwede pa mag-add ng yellow. So ang dalawang drop. Sa inyo kung ano gusto nyo, mas yellow siya o mas red. Depende sa reference nyo kasi may mga skin tone na ano eh, na mapula, may skin tone na madilaw. Nasa inyo yan. So ito na yan. Hindi matakot na baka dumilaw siya ng sobra kasi madali namang habulin yan. So
Sarilan natin mabuti. Marami pa sa ilalim. Okay na. So ito yung pinaka-skin tone niya. Medyo mayelo. Ano natin? Ito na yung medium tone natin. Na medyo medyo mayelo siya ng kaunti. So ito yung dark, ito yung dark tone natin. Medyo na kikita niya para may pagka-violet pa siya ng kote. Patayin, pwede siya patayin ang kulay niya. Pwede ganyan siya ng yellow kung gusto niya. Add pa kayo ng mga 3 drops siguro. O 4 drops. Para lang mamatay pagka-purple niya ng kote. Kasi ang sa totoo lang magiging purple talaga siya halos eh. So yellow gagawin natin balancer tsaka red. So ito na siya. Medyo nagiging mukha na siya. Yan siya. So ito yung dark tone natin. Ito yung medium tone natin. Makikita nyo. Tapos itong ginamit natin dito, para hindi na kayo mahirapan na masyadong kumuha dun, kuha na kayo dito. Pwede nyo itong buwasan or else dito na kayo kumuha. Pabuwasan natin to. Kunti lang din. Halos 1 part lang din. Swipe ulit. Dito wala na kayong dadagdag dito. Maliban sa ano, white lang. Kung gusto nyo maghabol ng kulay, pwede kayong magdagdag ng yellow na lang siguro kasi or red, depende sa ano nyo. Red or yellow, depende sa gusto nyo na ano, skin tone. Doon na lang kayo babalanse. So ito medyo may pagka-purple ng konti tsaka parang matapang. Kung medyo nagugulo sa pag-drops, ano na lang, pakiulit na lang yung video sa una para makita nyo rin yung ano. So ito, medyo pale yung kulay nito, so dagan natin ng konti yellow, isang drop lang siguro. Okay na yan. Haluin lang natin yung luwain. Maganda kung meron kayong mixer eh, para mas mabilis yung mahalo. Sa ibabaw pa yung yellow. Sa ibabaw yung yellow niya, so buwasan natin yung sa ibabaw niya. Umihiwala yung yellow niya. Pagkatatanggalin niyo yung yellow sa ibabaw, wala kang tissue malinis. Tapos linisin niyo lang siya. Ito may pagka-light mukha na to ng konti. So siguro magdagdag tayo dito ng isang drop din ng red. Mga yung red at yellow na yung pinaka-pambalansin niya. So, buwas natin ako yung red. Masyadong madami. Meron tayong dark tone. Meron na rin tayong medium. Tsaka ito, titiplay natin yung light niya. So may bakalti pa tayo pang magdagdag ng white kasi hindi po siya masyadong puno. Palilin natin mabuti. Medyo pinkish ng konti na ano, na light tone. Dito naman sa ano, dito naman sa pinaka light natin, so nagdrop lang tayo ng isang drop lang. Galing dito sa pinaka dark natin. Isang drop lang, tapos white ulit. Ngayon natin ng white. Haluin lang muna natin para makita natin yung resulta. Halo lang tayo ng halo. So dito parang medyo ano siya, parang medyo may pagka-mukha ng konti. So gagawin natin, kuha na lang tayo dito. Kung meron kayo pang drop o ano, kuha na lang kayo dyan. Halo lang ng halo.
Medyo light ko na kawante. Kawa pa tayo ng kawante. Tingin ko okay na yan. So yun yung timpla natin sa skin tone. Kailangan ko tapir para mabigyan ko ng ano. Ito yung magiging gulay niya. Pagkahinagod na sa balat ko sakali. So ito sample natin. So ito yung dark. Ito yung medium. Ito yung mismo skin tone natin. So ito yung pinaka light. Nasa inyo, pwede, kung gusto niyo pong gawin mas yellow ng konti, pwede na nagdag lang kayo ng yellow kung parang medyo pa pagka yellowish siya. So, stress testing natin yung kalat niyo. So, natin. So, yan yung apat skin tone na ginagawa, tapos pinagawa kong timpla. Depende sa reference niyo, kung gusto niyo medyo may yellow ng konti pa, medyo reddish pa ng konti. Tapos, kung gusto niyo medyo light pa, sa pagdagdag pa kayo ng isa, tapos kuha na lang kayo dito. Sa kahit saan dyan, tapos haluin niya lang na mabuti. Actually, ginagamit ko yun ngayon eh. Yung tipla ko na yan. Meron akong ginagawang webinar na yun. O workshop. Tapos yung skin tone na yun ang ginagamit ko. So ito yung ginagawa namin yun. So, hindi pa siya tapos. Bali bukas pa ulit yung susunod na workshop namin. Okay din naman. Okay din naman yung ano niya. Yung pasok niya. Maganda rin naman. Sana nakatulong sa inyo yan. So, sensya na kayo. Wala muna shoutout ngayon kasi hindi ko nabasa lahat ng comment kanina. Susunod na lang. Ah, mga tol, pakikisuyo sana ako. Baka pwedeng mag-subscribe din kayo para sa mga susunod na video. And gusto ko pang mag-share ng mga ano eh. Yung mga nalalaman ko sa tattooing. Kung okay lang naman. Yun lang. Maraming salamat po.